Welcome back mga ropa. Kwentuhan muna tayo. Ito na lang ang inamin ni Anthony Edwards matapos siyang ma-interview ng media tungkol sa ginawa niya sa Game 2 kung saan nagresulta ng isa pa ulit pagkatalo nila sa kamay ni Luka Doncic at ng Dallas Mavericks. Pero bago yan mga ropa, sa uling laro ni Antman, meron na siyang tumataginting na 17 out of 57 field goals. Kung i-convert natin yan sa percentage mga ropa, tumataginting na 29.8 ang field goal percentage ni Antman sa kanyang huling tatlong laro kasama yung Game 7 nila kontra sa defending champions na Denver Nuggets. Makikita natin ang pagbaba ng produksyon ni Anthony Edwards sa kanyang huling tatlong laro. Ano ba ang dahilan dito? Bakit nagkakaganito si Antman? Noong Game 7 niya kontra sa defending champs na Denver Nuggets, nakakuha lamang si Antman ng 16 points sa tumataginting na 6 out of 24 shooting. At mayroong 2 out of 10 sa 3-point field goal. Mabuti na lang talaga noong Game 7 na yun ay nag-step up si Jaden McDaniels at Karl Anthony Towns having 23 points pareho. Kung hindi nag-step up si Kant at si McDaniels noong Game 7 para sa Minnesota Timberwolves, eh malamang may kinalagyan ang team nila dahil malamang sa malamang, Denver Nuggets ang papasok sa Conference Finals ng West. Samantalang noong Game 1 naman kung saan natapos ang score sa 109-106 kontra sa Dallas Mavericks, si Antman ay umiscore lamang ng 19 points at tumataginting na 6 out of 16 ang kanyang field goal. Lalubhang napakababa para sa isang star player ng team, lalo na't Western Conference Finals na ang kanyang nilalaruan. Kung hindi pa nga pumutok si Jaden McDaniels noong Game 1 scoring 24 points, 9 out of 15 sa field goals, eh malamang natambakan tong Minnesota Timberwolves noong Game 1 eh. Sa recent game nila ngayong Game 2, 21 points ang niscore ni Antman pero shooting 5 out of 17 sa field at mayroong 2 out of 7 sa 3-point line. Maraming nagsasabi at pumupuna dito kay Antman na hindi daw elite level ang scoring nito dahil hindi daw nito kinakaya kapag mahigpit na o pressure ang depensa ng kalaban. Edwards, oh, what a move to the rack! Sa Game 2 na laro nila Antman, maraming pagkakataon na kung saan kapansin-pansin ang ginagawa ni Anthony Edwards na hindi siya tumitira kahit open shot na ito. Ayon sa kanya, nasagot niya sa media tungkol dito ay mas okay daw na ipasa niya ang bola sa kanyang mga kampe dahil mas open daw ito at ito daw ang best decision. Pero kahit ang mga commentator, mga ropa, ay nagtataka na dapat daw itira na ni Antman ang mga open shot na iyon at kailangan daw i-force na ang issue dahil yun daw ang mas kinakailangan ng team dahil open na si Antman eh, pero pinapasa pa niya sa kanyang mga kakampe. Tila ba kinakabahan itong si Antman kanina sa Game 2 at ayaw nang tumira? O talaga bang gusto niya lang ipasa ang bola dahil yun talaga ang best decision na magagawa? Kayo mga ropa, ano masasabi nyo sa performance ni Antman sa Game 1 at Game 2? Siya ba ang nagpapatalo sa Minnesota Timberwolves? Mag-comment kayo dyan sa baba, magkwentuhan tayo.